Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol kay Sean Porter. Tinanggihan ni Porter ang 2 milyon na offer sa kanya ni Bob Arum. Kung matatandaan mga tol, 1 milyon ang unang offer ni Bob Arum na insulto si Porter dahil sa kapirasong bayad sa kanya. Bakit daw si Galbrook binayaran ng 2 milyon para labanan si Crawford? Kaya tinaasan naman ni Bob Arum ang offer sa kanya, ginawang 2 milyon. Sinabi ulit ni Porter hindi pwede, nakakainsulto naman ang 2 milyon. Alam daw ni Porter kung bakit maliit ang binibigay ni Bob Arum. Dahil wala siyang titulo, natalo na rin sa mga bigating kalaban. Natalo laban kay Kit Turman, natalo din laban kay Errol Spence. Pero sinabi naman ni Porter mga tol, kaya niya maghakot ng audience para mapuno ang venue sa maging laban niya kay Terence Crawford. Kapag bumalik na daw sa normal, siguradong bebenta ang laban, kaya maliit daw ang 2 milyon. Hindi naman nagbibigay ng presyo si Sean Porter kung magkano ang patong sa kanyang ulo. Baka kailangan niya ng 4 hanggang 5 milyon. Kung ganito kalaki ang demand ni Porter mga tol, sigurado hindi ibibigay ni Bob Arum. Nangako si Bob Arum na hindi na ito magpapalugi sa laban ni Crawford. Kung idadaan naman ni Porter sa mandatory, sigurado din na idadaan ni Bob Arum sa force bid para magkasundo sa kitaan. Ito ang paraan para mangyari ang laban. Nangyayari lamang ang force bid mga tol pagdating sa mandatory defense, hindi pwede gawin sa isang unification. May nagsabi kasi mga tol bakit hindi na lang daw gawing force bid ang laban ni Errol Spence at si Crawford para matuloy ang unification. Hindi pwede daanin sa force bid mga tol dahil parehas champion, hindi naman mandatory ng isang organisasyon. Pagdating naman kay pambansang kamao, 40 milyon ang demand para labanan si Crawford. Papayag kaya si Bob Arum? Dati 20 milyon ang bayad kay Pacman, hindi pumayag si Bob Arum dahil malulugi daw sa kitaan. Pero ngayon doble ang presyo, siguradong kamot ulo si Uncle Bob. Pero depende pa rin sa negosasyon mga tol pagdating sa kitaan, kaya hintayin na lang po natin kung ano ang resulta. Sa kabilang banda naman mga tol, tinanong si pambansang kamao kung sino ang pinakapaborito niya ngayon sa 147 pounds. Paborito daw niya si Errol Spence sa 147. Kapag sinabing paborito mga tol, nagugustuhan niya ang pinapakitang laban sa loob ng ring. Agresibo din lumaban si Errol Spence kaya maraming nagkakagusto sa estilo niya. Kahit may kabagalan, hindi naman boring ang pinapakitang laban. 47 has some of the best talent in boxing right now. Are there any fighters at that weight that you like to watch? A lot of them, especially Spain. Hanggang dito na lang tayo mga tol. Paki-right hook na lang po ang red button. Maraming salamat po.